naging isang napakalaking karangalan sa aking buhay na maging bahagi ako ng kanyang pamilya, na maging kalahok sa serbisyo publiko bilang senador ng Republika, at higit sa lahat, maging tinatanaw kong parang sarili kong ama. Isa siyang ama na lubos na nagmahal sa kanyang mga anak, sa kanyang mga kasama sa sining ng Pilipinas, at higit sa lahat, sa maralitang Pilipino. Sa sining, marami siyang katang-isip na nagbigyan niya ng buhay at mainit na tinanggap at nagtagumpay. Dahil ang mga ito ay ginawa ng buong puso at ayon sa kanyang sariling pananaw. My father-in-law was a man who absolutely loved life. He had a yearning for adventure. If there is something that I've learned from him through the years, it is that we should never take life for granted. That we should seize the opportunities presented to us and take control of your destiny. The public knows Ramon Revilla through the big screen and the cinematic roles that he portrayed. But beyond the legendary characters he played, lies a sensitive, loving, passionate man who in his simple way had made the people's lives he had touched extra special. He had a way of making them feel like they are all part of his family. Ganyan po kabait si Ramon Revilla. It was a great privilege for me to have been able to work alongside him from 1998 to 2004 in the August chambers of the Philippine Senate. Senator Ramon Revilla was a man with a multitude of wisdom, which he willingly shared with the people around him, especially with all his children, whom he loved so dearly. I personally believe that he battled the odds of living to the ripe old age of 93 because of the inspiration that his children provided him. Isa siyang napakabuting ama. Kaya naman napakaswerte niya sapagkat mahal na mahal siya ng kanyang mga anak. Kasama na ang aking may bahay na si Evelyn. Marami pong salamat, Dad, sa lahat ng pagmamahal na ibinahagi po ninyo sa amin, sa inyong pamilya at sa sambayan ng Pilipino. Your life has been a blessing to us all. We will miss you dearly. Rest in peace, Dad. We love you.